Ngayong eleksyon, sama-sama nating bantayan ang inyong sagradong boto. Sabay-sabay nating tutukan ang resulta ng halalan sa taong ito. Inihahandog ng aming himpilan. Pulso ng puso. Bantay eleksyon. The Marinduque News Special Coverage. Pulso ng puso. Bantay eleksyon 2022. Ngayong eleksyon, sama-sama nating bantayan ang inyong sagradong boto. Sabay-sabay nating tutukan ang resulta ng halalan sa taong ito. Inihahandog ng aming himpilan. Pulso ng puso. Bantay eleksyon. The Marinduque News Special Coverage. Pulso ng puso. Bantay eleksyon 2022. At muli po tayo nagbabalik sa ating special coverage ng eleksyon 2022. Pulso ng puso. Bantay eleksyon 2022, The Marinduque News. Special coverage. Ako po si Romeo Matak Jr. kasama ng Philippine Information Agency at ng Marinduque News Network. Buong puwersa po kaming mag-atid sa inyo ng pinakahuling resulta ng halalan sa lalawigan ng Marinduque. Magandang gabi Pilipinas, mapagpalang araw o magandang gabi, Marinduque. Tayo po ay sabayan na namang sumasayang papawid sa atin pong Lucky 7 Channel 3, gayon din po sa atin naman pong official Facebook page sa Marinduque News Network at Philippine Information Agency, gayon din po sa ating YouTube channel. Dumarating na po tayo sa tahanan ng ating mga kababayan. Gamit naman po ang Lucky 7 Channel 3 sa bayan ng Buakgasan at bayan po ng Mugpog. Mga kababayan, exciting po ano ang lumalabas at nakikita nating resulta ng halalan dito po sa ating lalawigan. At mga kababayan, narito na po ang pinakahuling update, partial and unofficial results aggregated from COMELEC data as of May 9, 2022, 8:32 ng gabi, from 60.32% ng election returns. Nangunguna po sa pagka-gobernador ang incumbent governor ng lalawigan ng Marinduque, Governor Presbytero Velasco Jr., na nakakuha naman po ng 38,065 votes. Ang kalaban po niya na si Vice Governor Romulo Bacoro Jr. at ay nakakuha naman po ng 25,318 votes. Samantala si James Lim ay nakakuha naman po ng 16,868 votes. Yan po ay ayon sa mga election returns na dumating po sa COMELEC as of 8:32 ng gabi. Dumako naman tayo mga kababayan. Sa resulta po ng halalan sa pagka-vice gobernador. Sa punto pong ito ay nangunguna ang kasalukuyan pong bukal ng sangguniang panlalawigan si Bukalin Angeles na nakakuha naman po ng 24,639 votes. Yan po ay sinusundan ni Kuya Ray Salvacion na nakakuha naman po ng 21,460 votes. Samantalang si Doc Tito Orejano
ay nakakuha naman po ng 18,643 votes. Habang si Engineer John Pelaez ay mayroon pong 10,178 votes. Muli po mga kababayan, yan po ay resulta ng ayan po ay partial and unofficial results aggregated from COMELEC data as of May 9, 2022, 8:30 po ng gabi. Mula po sa 60.32% na election returns na dumating at pumasok po sa COMELEC. As a COMELEC, should I say? Samantala, sa bahagi naman po mga kababayan ng pagiging provincial board member sa 1st District. Unahin po natin ang 1st District. Aba, nangunguna. Si Maki Caballes. Si Maki Caballes po ay nakakuha ng boto na 18,224. Samantalang si Jojo Leba, si Jojo Ube Leba ay nakakuha naman po ng 15,046 votes. At si Tres Mangkukang ay 14,409 votes. Habang si Dindin Office Mercado ay mayroon pong boto na 12,601. At si Gilbert Dakiwag ay nakakuha naman po ng boto na 11,499. Yan po muli ay unofficial and partial results aggregated from COMELEC data as of May 9, 2022, 8:32 po ng gabi. Dumako naman po tayo sa resulta na atin pong natatanggap mula naman po sa 2nd District Provincial Board Member. Nangunguna po si Mel N. Cabo na nakakuha po ng 17,843 votes. Samantalang si Mer Serejano ay nakakuha naman ng 17,538 votes. Sinundan po yan ni Danny Red na nakakuha naman ng 17,177 votes. Samantalang si Kuya Mael Lim mula sa PDP Laban ay mayroong 16,934 votes. At si Buchi Rosales ay mayroon naman pong 16,038 votes. Eto, balikan natin yung 1st District dahil ang pinapakita lamang nito, partner, ay yung 1 to 5th, meron pa pala dito. Sundan natin yung iba pang mga resulta nito pong ating ng server na nakukuha po natin mula naman sa COMELEC. Si Senyo Insan Oming ay may 10,415 na boto, habang si Jiggy Aliño ay may 9,571 votes at si Noel Nieba ay mayroon pong 9,011 votes. Habang si Adolfo Lasso ay mayroong 8,612 at si Pedrito Nepomuceno may 4,492 at si Ruben Tan 4,407 votes. Yan po ang kasalukuyang resulta mula naman po sa provincial board member sa 1st District ng Marinduque. At muli po nating balikan ang atin naman pong resulta mula naman sa 2nd District provincial board member. Again, nangunguna po si Mel N. Cabo na nakakuha ng boto na 17,843. At si Mercy Rejano ay mayroong 17,538 votes at si Danny Red ay may 17,177 votes. Samantalang si Kuya Mael Lim, ang pang-apat ito as of this moment ay mayroon pong 16,934 votes. At si Buchi Rosales may 16,038 votes. Si Francisco Belar 5,815. Si Bong Rasa Jr. ay may 5,000 votes. Si Preni Estrada o si Preni Estrada ay may 4,763 at si Arnel Garcia 1,115 na boto. Pasadahan naman natin mga kababayan ang nakuhang boto ni Congressman Lord Alan Velasco at kasalukuyang House Speaker ng Mababang Kapulungan ng Kongreso. Ito po ay wala namang kalaban kaya ang boto po niya na nakuha 61,522 votes as of 8:32 ng gabi. Mga kababayan, puntahan naman natin ang resulta mula sa Bayan ng Buak. Gaano na ba karami at sino ba ang leading dito sa Bayan ng Buak? Unahin po natin ang Bayan ng Buak bilang Kapitolyo. Ano po? Nangunguna po si Army de la Cruz Carrion 8,652, habang si Engineer D. E. De Llosa ay nakakuha naman ng 6,760 na boto.
At sa bahagi naman po ng Vice Mayor, nangunguna po dyan si Sunny Paglinawan na nakakuha naman po ng boto na 7,541 votes, habang si Kuya Mark Senyo ay nakakuha naman ng 7,233 na boto. Yan po ang mga pinakahuling lagay ng resulta ng election 2022. Yan pong sa bayan ng Buac as of May 9, 2022, 8:32 ng gabi. Mula po yan sa 46.25% na election returns na pumasok po sa COMELEC data. Samantala, sa mga konsehales naman po nangunguna, si Ted Caballes na nakakuha ng 8,030 na boto, habang si Nick Solomon, aba, nangunguna si Nick Solomon, pangalawa si Nick Solomon. Very controversial itong mga kandidato ano sa bayan ng Buac, sapagkat alam naman natin kung ano ho yung mga nangyari dito sa bayan ng Buac sa nakalipas na mga araw. At talagang mukhang minamahal ng mga tao si Nick Solomon, dahil nakakuha po ito ng 7,550 na boto as of this moment. Sinusundan po yan ni Chief Manguera, may 6,869 na boto. Si Makoy Hinang, 6,793. Si Dave Larga ay may 6,668 na boto. Habang si Sito Laylay, 6,645. Luisito Mahaba, 6,145. Jolo Hermosa, aba, nakatutuwa tayo. Ano? Aba, pang walo po as of this moment. Si Jolo Hermosa na may 4,553. Si Kuya Ryan Epomoseno ay may 4,492. Si Gatas Mascariñas, 4,165. Franklin Magalang, 3,994. Aba, si Tino Manrique. Aba, nagugulat tayo sa resulta ng halalan ano po ng eleksyon dito sa bayan ng Buac. Aba, may pumasok na naman po na data sa election returns ano. Kaya balikan natin yung ito ay sa bayan lamang pala ito ng Buac, ano, nasa na yung resulta natin kanina. Sa Sito Laylay, ito balikan natin si Tino Manrique. Panglabing isa, 4,174. Franklin Magalang, 4,124. Salde de Chavez, 3,853. Wilson Mabuti, 3,756. Chi Aben, 3,702. Edwin Madla, 2,461. Gary Lagria, 1,689. Joseph Nepomuceno, 1,619. Alberto Ambit Mistal, 1,223. Glenn Manahan, 1,174. Pandoy Tagsip, 315 na. So yan po ang pinakahuling update ng halalan dito po sa bayan ng Buac. Ngayon naman po ay magtungo tayo sa isa na, sa may pinakamaraming botante sa bayan po o sa lalawigan ng Marinduque. Ito po ay ang bayan ng Santa Cruz. Alamin po natin ang pinakahuling resulta ng halalan dyan po sa bahagi ng bayan ng Santa Cruz, mga kababayan. Sa kasalukuyan po ay 73% na ang pumasok, o 72.97% ang election returns na pumasok na po sa COMELEC data mula po sa bayan ng Santa Cruz. Nangunguna po si Doc Tonton Uy na nakakuha ng 9,030 na boto. Si Marisa Red, aba, magkasunuran lamang, ano, malapit, o ito, nagbago yung ating data. 8,000 dahil 8,578 boto nakuha ni Red, Marisa Red. Si Geraldine Morales, 5,891. Yan po ay as of 8:32 ng gabi. Magtungo naman po tayo sa resulta sa pagka-Vice Mayor sa bayan pa rin po ito ng Santa Cruz. Ito po ay partial and unofficial. Si Kuya Bobs Manuel ay nakakuha po ng 11,340 na boto. Samantalang si Harold Red, ang layo ng agwat, ano po, sa pagitan ni Manuel Kuya Bobs at ni Harold Red na nakakuha lamang ng 4,835 na boto. Habang si Meli Aguirre ay mayroon lamang 3,764 na boto, at si Sunny De La Rosa ay 2,317. Aba, tayo ay nagugulat sa resulta ng halalan sa pagka-Vice Mayor sa bahagi po ng bayan ng Santa Cruz. Samantala, pasadahan ho natin sino-sino nga ba ang nangunguna sa mga
kandidato sa pagkakonsehal sa bayan naman po ng Santa Cruz. Nangunguna si Isagani Revilla na nakakuha po ng 11,345 na boto. Habang si Organic Man Palma, aba si ang ating kaibigan ay pumasok 7,868 ang boto na nakuha. Si Mar Perilla 7,719. Si Emil Alvarez 7,650. Si Rebo Red 7,643. Samantalang si Casey Constantino 7,507. Si Joam Morales ay may 6,619. Si Balatong Reynoso 5,912. Pangsyam si Erlando Nunez 5,594. Si Alexander Brian D 5,400 pangsampo. At panglabing isa si SGF Ed Pipit 4,813. Kuya Dave Regalia 4,748. Armand Quijano panglabing tatlo 4,637. At si Dennis Rico Hermoso nakakuha ng 4,511. Si Kuya Albert Regio 4,466. Edwin Ricaprente 4,413. Si Senon Palmiere 4,188. Nelson Gonzalez 4,131, Eddie Rehano 4,126, Nori Caraan 4,090, at si Crescencio Reynes 3,760, Dinan Caballo Mandalihan 2,847. Abang, tayo ay nagugulat sa mga pangalan nito. Santos Valdivieso 2,459. Ang dami pala ng mga kumakandidato. Ang atin lamang basahin siguro yung hanggang 12 sa pagka sangguni ang pambayan ng bawat bayan o munisipalidad. Alright, habang tayo po ay magtutungo naman sa bayan ng Gasan dahil isa rin po ito sa may pinakamaraming butante sa labas o sa atin pong probinsya. Muli po ang atin pong datos na nakukuha ay mula po sa COMELEC data as of May 9, 2022, 8:32 ng gabi. Kumusta muna yung mga kababayan natin na nanonood sa atin pong special coverage? Ito po ang pulso ng puso, the Marinduque News Special Coverage, Bantay Eleksyon 2022. Okay, magtungo naman po tayo mga kababayan sa bayan po ng Gasan. Nangunguna po si Rolando Tolentino na nakakuha naman po ng 5,598 na boto. Muli po mga kababayan, ito po ay as of 8:32, partial and unofficial result. Mula po ito sa 57.14% election returns na pumasok na po sa COMELEC data. 5,598 po ang botong nakuha ni Rolando Tolentino habang si Victoria Laulim ay nakakuha naman po ng 3,969 na boto at si Yudel Sosa 1,759 na boto. Maaari po kayong magpadala ng inyong mga special shout out at maaari din po kayong magpadala ng ating ng inyong mga tanong, ng inyo pong mga comment. Kung meron po kayong mga nakukuhang updates sa inyo pong mga paraparanggay at mga presinto at sa inyo pong mga bayan, maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe at shout out po namin sa atin yan. Shout out po natin yan dito po sa ating live coverage ng Pulso ng Puso Bantay Eleksyon 2022. Atin pong special o hotline number 0923-729-9113. Sa bahagi naman po ng BC Alcalde, Vice Mayor sa bayan po ng Gasan, nangunguna po si Leng Baldo na nakakuha po ng 3,892 na boto. Samantalang si Katropang Sunny, yan, si Katropang Sunny nakakuha po ng 3,733 na boto.
Muli po, si Leng Baldo nakakuha po ng 3,892. Si Katropang Sunny, 3,733. At si Dadong Motol nakakuha po ng 3,467 na boto. Mga kababayan, ito po ay live na natutunghayaan sa atin pong Lucky 7 Channel 3. Kung kayo po ay nakasubscribe sa Lucky 7 Channel 3, miski wala po kayong internet, miski wala po kayong data, i-click nyo lamang po, kunin nyo po ang inyong mga remote control, i-click nyo po ang Channel 3 para mapanood nyo po live na live mula po dito sa estasyon na himpila ng Marinduque News Network. Sabay-sabay po nating aalamin ang mga pinakahuling resulta ng election 2022 sa lalawigan ng Marinduque. Sa mga konsehales po, nangunguna si Rick Macunat nakakuha po ng 7,108 na boto. Sinundan po yan ni Joy Raymond Isidro, 4,746. Noel Laurel, 4,718. Cap Balado Maming, 4,593. Milton Tan nakakuha naman ng 4,013 na boto. Samantalang si Mary Cristolentino nakakuha ng 3,768 na boto, pang-anim. Si Efren Ricanya, pang-pito, 3,705. Si Lim Harold, pang-walo, 3,650. Lala Kilandrino, 3,643. Jude Mendrek Perez, 3,187. Bubot Soto, 2,349. At si Itoralde Winston na nakakuha naman po ng 2,257 pang labing dalawa. To sabi dito, nanonood, watching from Gaza, and pa-shoutout naman po ang Team Ace. Maraming salamat po mula kay 7348. O dito na po ako magbabasa sa atin pong hotline number 0923-729-9113. Kung kayo po ay nakatutok sa atin pong special coverage ng election 2022, ito po ang pulso ng puso, Bantay Election 2022. Dumako naman po tayo sa bayan, isa ring controversial town ngayon, bayan po ng Buena Vista. Yun na muna ang ating pasadahan ngayon dahil nakakatuwa din pong malaman kung ano po ang pinakahuling kaganapan at resulta ng halalan dyan naman po sa bayan ng Buena Vista. Eto na po, dahil 70.37% na po na election returns, marami-rami na po ito ang pumasok sa COMELEC data as of May 9, 2022, 8:47 na po ng gabi. So may update sila dyan. Si Bong Shenan nangunguna, 4,755. Opo, 4,000 pero dikit po yung laban. Nancy Madrigal, 4,401. Ito, pakita natin ang election result ng bayan ng Buena Vista. Dikit na dikit ang laban. Bong Shena, 4,755. Nancy Madrigal, 4,401. At dumako po tayo sa pagka-vice mayor sa bayan ng Buena Vista. Nangunguna si David Vito, medyo malaki-laki ang lamang, 5,149 po ang nakuhang boto ni David Vito. Si Eve Rosas, 3,357. At sa pagka-councilor naman po, nangunguna si Antonio Jr. Grate, 4,437. At Mandy Nabisa, 4,214. Cholo La Torre, 3,969. June Malapote, 3,950. Totoy Romel Milar, panglima po ito, 3,422. At si John Mart Lakdaw, 3,194. Edgar Perlas, 3,081. Luz Biminda Salvacion, pangwalo, 3,059. Mario D. Second Francisco, 2,874. Bong Arevalo, 2,634. Panglabing isa si Renato Madrigal, 2,502. At panglabing dalawa si Father Tony Penarok na nakakuha po ng 2,235 na boto. Yan po ang pinakahuling update ng resulta ng eleksyon dyan po sa bahagi ng bayan ng Buena Vista as of 8:47 na po yan ng gabi. 70.37% na po ang election returns na pumasok po sa COMELEC data. Samantala, muli po yung mga gusto po magpa-shoutout sa ating special coverage ng Pulso ng Puso Bantay Election 2022. Maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa 0923-729-9113. Kumusta kaya? Ano kaya ang sitwasyon ng ating mga kumakandidato ngayon? Ano kaya ang kanilang nararamdaman habang naghihintay tayo ng resulta po ng election dito po sa lalawigan ng Marinduque? At napakadami nating mga kababayan ang nakatutok po ngayon sa atin pong live coverage. Umabot na po tayo ng 2,000 plus. Maraming salamat po sa inyong ginagawang pagtutok. Ito si Auntie Vilma mula sa Maryland at si Uncle June nanonood rin.
watching from Buwak, si Kian Carlo Udan, Sean Manoos, nanonood mula sa bahagi ng Mugpog. So dumako po tayo sa bayan po ng Torrijos, isa ring exciting na ang atin pong mga resulta na nakikita mula po sa bayan ng Torrijos, mga kababayan. Sa Mugpog, eh, walang kalaban ang mayor, kaya pahuli po natin ang resulta sa bayan po ng Mugpog. Unahin po natin itong sa bayan ng Torrijos, mga kababayan. Nangunguna po dyan si Lorna Quinto Velasco na nakakuha po ng 4,998 na boto, samantalang si Joey Peña Flor, aba, magkadikit din lamang, 4,416 ang nakuha po na boto. At dito naman po sa Vice Mayor sa pagka-Vice Alcalde sa bayan po ng Torrijos, nangunguna Ricardo de Galicia, 4,695. Habang si Palatino Clodobeo Jr. ay nakakuha po ng 3,050 at si Alfredo Rosales ay mayroon lamang 1,275 na boto. Mula po yan sa 56.41% na election returns na pumasok na po sa COMELEC data as of 8:47 ng gabi. Yan, sabi dito, aba, nag-habiba na daw yung iba. Wait, wag po munang magbiba, mga kababayan. Ah, nakaka-excite din po itong resulta, ano, atin pong inaabangan. Wala po itong tulugan hanggat hindi po natin nakikita kung sino-sino na ang mag-habiba mamaya. Mula sa anim na bayan at lalo na't higit sa pagka-gobernador, vice-gobernador at mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. Si Joel Cruzado po nangunguna, 5,126. Sa bayan po ito ng Torrijos, mga kababayan, Edmar Frias, 4,217. Romelito Fabul, 3,840. Larry Constantino, aba, ninong ko ito, nakakuha ng 3,771. Pang-apat, Nato Pereira, nakakuha po ng 3,670. Primo Pamintuan, 3,346. Si Marife Pastrana, 3,080. Samantalang si Joel Regis, 3,078. Gina Regalado, 2,836. Rolando Villar, 2,762. John Marvin Pampilo, panglabing isa, 2,758. At si Nandro Pavrero, 2,099, panglabing dalawa. So yung mga beyond, o yung labing tatlo pababa, ano, eh hindi na po muna natin isasama. Mamaya na lamang po yan, mga kababayan. And then magtungo naman po tayo. Aba, may naririnig tayong putukan sa labas, partner, ah. Mukhang may naghabiba na, ah. Nako, masaya po ang ating pag-antabay sa election coverage, Marinduque News, special coverage ng Puso, Bantay Election 2022. Saan ang ating mga reporter muna, partner? Meron ba tayong reporter? Dahil naririnig natin, may nagaputukan na sa labas. Mukhang may naghabiba na, ah. Exciting po, exciting, mga kababayan. Ano, Gasan update naman po tayo. Balikan niyo po muna, ano, maya-maya po tayo magbabigay ng update. Nagaputo ka na po, Dinis Santol! Sabi ni Ana Flores Carandang na nanonood ngayon sa ating live feed. Sa Santol ata nanggagaling yung mga putukan na, na naririnig natin na dito sa ating studio, partner. Ang galing naman ni Maki Caballes, ni Attorney Maki Caballes, dahil siya po ang nangunguna, ano, sa Provincial Board sa 1st District. Eto, ano pa ba yung mga bayan partner na hindi natin direct, na hindi natin nabanggit kanina? Hmm? Mugpog! Mugpog na lamang, ano. Sige, pasadahan natin ang bayan ng Mugpog. Ang bilis, ang pinaka-nangunguna po na nakapagdala na ng mga election returns sa COMELEC ay ang bayan po ng Mugpog. 79% na po ang kanilang election returns na napadala po sa bayan ng Mugpog, sa COMELEC data. Ang nangunguna po dyan, of course, ay si Leo Libelo. 12,000 ang kasalukuyan pong alkalde ng bayan ng Mugpog. 12,915! Ronilo Manggi, 643. Akalain mo yon, nakakuha pa ng boto. Good job! Aba, eh, wala naman po kalaban. Si Jonathan Garcia, 12,039 votes ang nakuha po as of this moment. Wala po yung kalaban. Kaya biba-biba na yan, ano? Sabi lamang sa amin sa Santa Cruz, sa Torrijos, sino-sino kaya yung maparoon po sa ambango? Eh sabi lamang, eh kuha na daw ng saguan at mag-utay-utay na patungo po sa ambango. Oo, napag-usapan lamang po. Sa bahagi naman po sa pagiging councilor, sa bayan pa rin po ito ng Mugpog, nangunguna po si ang dati pong mayor, si ex-mayor Jojo Libelo.
Oo, tapos ay ito, update naman po Konsehal ng Buwak, gasa naman po ang update, sabi ni Liam Christoph, John Berwega Calderon, nanunood mula sa Santa Cruz na tapos na po yung Buwak, opo. Babalikan po natin yan, mga kababayan. Ito po ay partial and unofficial pa lamang, mga kapamilya at mga kalalawigan, mga kamoryon. Si Rosel Ola! Aba, nangangalwa, ano? 5,588. Belen Luisaga, pang tatlo, 5,433. Franklin Sarile, 5,273. Si Neril Magol, nakakuha ng 5,247. Edgardo de la Cruz, 4,978. Maurice Malilay, 4,847. Roberto Narito, 4,675. Pino Logmao, 4,241. Orlan Milambiling, 3,876. Romeo Motara, 3,824. Rufino Mandalihan, 3,659. Pang labing dalawa po yan. Aba, eh, parang kailangan natin ng coffee partner. Baka may bukas pang restaurant dyan at baka may gusto magpadala dyan ng makakain man lamang dahil joke lamang po yan. Dahil ngayon po ay wala pong tulugan ito, mga kababayan, hanggat hindi po nalabas ang opesyal na resulta ng halalan sa lalawigan ng Marinduque na kaantabay po ang pinagsanib na pwersa ng Marinduque News Network, Philippine Information Agency at Lucky 7 Channel 3. Sayang na sayang dahil sana adirek yung GR Cut B sa Santa Cruz, kung nailatag agad natin yon, nakalive din sana po tayo ngayon sa bayan ng Turios at Santa Cruz. Hindi po kasi agad namin naayos, kulang na po kami sa oras, kaya nakalive lamang po tayo, dumarating po tayo sa telebisyon ng ating mga kababayan sa bayan po ng Gasan, Mugpog at Buwak, gamit po ang Lucky 7 Channel 3. Kaya naman yung mga hindi pa po nakasubscribe sa Lucky 7 Channel 3, aba ay pwedeng-pwede na po kayong mag-avail ng Lucky 7 para naman po yung mga update sa Marinduque pwedeng-pwede niyo pong panoorin kahit wala po kayong data, kahit wala pa kayong internet. So, kompleto na tayo, Direk, sa ating mga naibigay na data mula naman sa lahat ng bayan sa ating pong probinsya. Kaya naman, muli po tayong magbabalik dahil as of this moment, eto, may update na ba tayo mula sa COMELEC data? Meron na po, mga kababayan. Balik po tayo sa resulta ng halalan sa pagka-gobernador. Dahil meron na naman pong pumasok na mga datos o na mga details, as of 9:02 na po ito. Ito po yung pinaka-recent update ng election result as of May 9, 2022, 9:02 ng gabi. Ang dami nating nakatutok ngayon. Yan, si Noel Ampilocchio, Mary Cristo Lentino. Ito, nangunguna po, Governor Presby Velasco, once again, 40,826. Presby Velasco nangunguna po. Sinundan po yan ni Doc Junior Bacoro. Aba, medyo malayo na po ang agwat. Nasa kalahati na po, ano. 26,885. Nakaka-excite po mga kalalawigan dahil mula po dito sa ikalawang paas, ikalimang palapag ng atin pong estasyon. Eh atin na pong naririnig ang mga putukan sa labas po ng ating himpilan. Si si James Lim nakakuha po ng 18,370. So yan po ang tally ng atin pong mga kumakandidato sa pagka-gobernador. So nangunguna po Governor Presby Velasco. At sa bahagi naman nakikita yung thumbnail natin, Direk. Yan, sabi dito, aba, eh, kala ko ay New Year ngayon, election pala dahil talagang bagong taon na dito sa Santol, sabi ni Angelica Meng Mascarinas Canyasares. Nako, si Kim Alalad, malapad nanunood. Ma'am Army Carion, my one and only mayor ng Buwak, sabi ni Alisa Biscocho Paneda. Aba, talagang naririnig na natin. Congratulations sa mga nagabiba na po. Pero wag pa po kayong magpakasaya dahil lahat po ng mga binabasa at ipinapaabot po naming detalye sa inyo. Sabi nga po ni Attorney Percival Mendoza, yan pa rin po ay partial and unofficial. Kaya naman po, sa dumako naman po tayo sa pagka-busy gobernador, nangunguna pa rin po Lynn Angeles, 26,791 votes.
si Kuya Ray Salvacion, aba si Kuya Ray Salvacion, kakaiba rin ang ibinigay na karisma ni Kuya Ray Salvacion dahil sa kasalukuyan, siya po ay nakakuha ng 22,848 na boto. Samantalang si Doc Tito Rehano, 19,463 at si Engineer John Pelaez, 11,236 na boto. Yan, so mga kababayan, yan po ang pinakahuling kaganapan. Nakaka-excite lamang po ano, dahil talaga pong ang tagal po natin na sabi nga po ay inabangan ang resulta na yan. At ngayon nga po ay nakikita na natin sa server o sa data na pumapasok po sa COMELEC. Oo, yan. Si Maki Caballes, so, nangunguna pa rin, 19,790. Si Jojo Ube Leba, 16,386. Si Tres Mangkukang, 15,801. Si Dindin Opis Mercado, 13,653. At si Gilbert Dakiwag na nakakuha naman po ng 12,554 na boto. Sinasabayan lamang natin, mga kababayan, ano? Sinasabayan lamang natin yung sigla at excitement ng ating mga kababayan na nanonood po ngayon sa kani-kanilang mga telebisyon. At yung mga naririnig natin na hiyawan mula po sa ating himpilan dyan po sa labas naman ng ating istasyon. Bagamat tayo po ay nasa ikalimang palapag ng Lucky 7 Channel 3, ay naririnig po natin dito yung mga putukan sa labas. Si Mel N. Cabo po ang nangunguna sa 2nd District sa Provincial Board Member na nakakuha naman po ng 18,732. Samantalang si Mercy Rehano ay nakakuha naman po ng 18,434. Si Danny Red ay may 18,213. Kuya Mael Lim, 17,985. At si Buchi Rosales, 16,973. Grabe yung ating ano kanina, yung excitement natin kanina. Nababa rin pala ano, yung energy. Tanungin nga natin pala, bago tayo pumunta sa update muli sa iba't ibang mga bayan, gaano ba karami? Ang sino-sino ba ang leading pagdating naman po sa presidente? Yan lang, yan muna yung mahalaga. Ano? Oo, mayor po ng Torrijos, sabi ni Alin San Juan Cabiles, nangunguna po si Mayor Lorna Quinto Velasco. Sino ba ang nangunguna sa pagka presidente sa Marinduque? Pero alam mo partner, grabe pala yung mga nasa ano yung provincial canvasser ano, nandiyan sila sa Governor's Hall at nakatutok din talaga sila ngayon ano. Ito, watching from Malabon City, si Jollibert Rebellosa. Meron ba tayong mga nagpapa-shoutout sa atin pong hotline number? Yung mga nakatutok po ngayon sa atin-atin po. Ito, ang rami pala nagpapa-shoutout. Sige nga, batiin natin muna. Sabi dito ni 6634, nagse-celebrate na po ang mga taga-Buak. Sabi naman ni 3578, pa-shoutout naman po sa mama ko na si Nerissa Macavinta ng Barangay Moralyon. Maraming salamat po and God bless. Update naman po sa Tampus, 1118. Dito po sa 3290, pa-shoutout po sa Barangay Amingon watching Pamagitanan Boys waiting sa mananalo. And gaano ba karami ang mga nanonood sa atin ngayon, Direk? Ang rami pala ng nakasubaybay po ngayon sa ating live. Ang rami po pala ng mga nakasubaybay ngayon sa ating live feed. Joy Lee, pa-shoutout naman po, kuya, sabi ni Joy Lee. Ito, i-refresh ulit natin. Gaano na ba karami yung mga pumasok? Pang ilan na ito? Aba, leading ho sa pagka-presidente. Pakita nga natin. Leading ano, Marcos Bongbong, 20 million plus na ho yung boto na nakuha ano. Lenny Robredo, 9,492,702.
Manny Pacquiao 1.7 million, Isko Moreno Domagoso 1.3. Napakalaki ng agwat lamang ano. Nangunguna naman sa pagka vice presidente si Sara Duterte. Sige, dako na lang tayo, balikan ho natin yung datos mula po dito sa local. Yan, tuloy-tuloy po ang inyong ginagawang panunood at pagsubaybay sa Marinduque News Network. Ito po inihatid natin ang mga pinakahuling kaganapan. Aba, nagapabiba na po din sa Santol. Oh, maganda po yan. Naririnig nga ni po namin dito sa aming istasyon. Meron ba tayong tatanggapin na report mula sa ating mga kasamahan sa field, direct? Yes, meron ba tayong tatanggapin na ulat mula naman sa Provincial Capital? Dahil nandyan po ang ating reporter, RJ Montenegro. Nakaka-excite po mga kababayan ano, ang mga pumapasok na resulta. Ang laki ng boto ano na nakuha ni Congressman Lord Alan Velasco, bagamat wala po itong kalaban, siya po ay nakakuha sa ngayon ng 65,926 na boto. Alright, may tatanggapin lamang po tayo na ulat. Mula naman po sa bahagi ng nandyan po ang ating correspondent, ang ating news reporter mula po dyan sa Magic 7 Kuya ng ano ito, sabi dito ni Rian Renz Maapoy, pa-shoutout po sa Magic 7 ng Barangay Market Site. Salamat po Kuya. Si Jane Solo, shoutout po, magandang gabi. John Carlo Benaventura, Benavista Mayor naman. O, teka po ha. Si Kuya Ton, tahimik laang. Sa lahat ng Malinaw family, nagpapa-shoutout 3951. At mga kababayan, bibigyang daan lamang po natin ang live na ulat mula po sa aming kasama, ang amin pong correspondent na nandyan po nakatutok dahil kasalukuyan po ngayong nagko-convene ang Provincial Board of Canvasser sa may bahagi po ng Governor's Hall dyan sa Barangay Santol. Barangay Santol, Buak, Marinduque. Nandyan po ang aming kasama na si RJ Montenegro. At bibigyan daan po muna natin ano ang kanyang ulat mula po sa Provincial Capital. Alright mga kababayan, mga kasama po natin ang atin naman pong correspondent. Live na live po siya mula po dyan sa Provincial Capital kung saan ay nag-resume na nga po alas 9 ng gabi ang Provincial Board of Canvassers. Magandang gabi RJ. Ano ang pinakahuling update dyan sa iyong kinalulugaran? Sa ating mga manonood, ayan, eksakto alas... Babalikan natin si RJ ano, dahil medyo ang hirap nung kanyang signal dyan sa Capitol. Balikan natin si RJ. Ito mga kababayan, balikan lamang po natin ang ulat ng aming kasamang reporter mula naman po dyan sa Provincial Capital. Dahil nandyan po, nag-resume na po, nag-convene po ang mga bumubuo sa Provincial Board of Canvassers. Anong pinakahuling update dyan, RJ? Please go ahead. Dito sa Provincial Capital, sa may bahagi ng Governor's Hall.
Ito ay pinangunahan ni Provincial Board of Canvassers Chairperson Attorney Percival Mendoza at na determine naman ang quorum ng mga members ng Provincial Board of Canvassers. Sa ngayon, kasama ang Romeo, pinakita pa lang ng Provincial Board of Canvassers na zero. Oh, medyo nahihirapan tayo ano sa signal. Sa ngayon, wala pa rin po. Babalikan natin si RJ. Ano, babalikan natin si RJ. Hello, RJ. Hello, sir. Oo, medyo, ano, choppy yung iyong signal dyan. Baka kailangan mong lumabas dahil mahina ang signal dyan sa loob ng Governor's Hall. Babalikan po natin si RJ Montenegro, ang aming kasamang reporter mula naman po dyan sa Provincial Government, a Governor Office. O provincial governor hall pala, should I say. Dahil siya po ay nakatutok naman dyan. Oo. So, mga kababayan, tuloy-tuloy po ang ating special coverage ng Pulso ng Puso. Ito po ang Pulso ng Puso, Banday Election 2022. Mga kababayan, sobrang bilis lamang po nito. Maghahanap buhay lamang po kita. Magbabalik po ang Pulso ng Puso, Bantay Eleksyon 2022, makalipas lamang ang ilang mga paalaala. May paalala po ang Department of Health. Isang magandang balita para sa ating mga minamahal na mga lolo at lola. Mga apo at mahal natin sa buhay ay maaari nang makasama basta kumpleto ang ating mga bakuna. Para sa mga apo, ang pagbabakuna para sa ating lolo at lola ay regalong proteksyon hindi lamang para sa kanila, kung hindi maging sa kaligtasan ng buong pamilya. Dahil mas masaya kung ang lahat ay bakunado na. Ito ay isang paalala mula sa DOH-CHD Mimaropa at ng himpilang ito. Kaibigan, ikaw ba ay nakararanas ng anumang sintomas ng COVID-19? Gaya... na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Saleng! Dapat lang safe and reliable! May tutulay sa bawat panghakbang.
Ngayong eleksyon, sama-sama nating bantayan ang inyong sagradong boto. Sabay-sabay nating tutukan ang resulta ng halalan sa taong ito. Inihahandog ng aming himpilan. Pulso ng puso. Bantay eleksyon. The Marinduque News Special Coverage. Pulso ng puso. Bantay eleksyon 2022. At mga kababayan, muli po tayong nagbabalik sa ating special coverage ng Pulso ng Puso Bantay Eleksyon 2022. At mga kasama naman po natin sa kabilang linya para magbigay ng update dyan po sa nangyayari naman na pag-convene ng Provincial Board of Canvasser sa bahagi po ng dyan po sa Governor's Hall sa Provincial Capital. May ulat on the spot, RJ Montenegro. Kasamang Romeo, eksakto alas 9, ganyan ang ngayong gabi nang ibalik sa normal ang sesyon ng Provincial Board of Canvassers sa pangunan ng chairperson ni Atty. Atty. Principal Mendoza. Sa pagbabalik po sa sesyon, ay pinakita sa mga watchers at sa mga lawyers na present nag-view ang system ng Comelec Marinduque. Sa ngayon po, ay wala pang papasok ng mga boto mula sa mga kalisikalidad. At ito po ang ilang sabay natin sa kasalukuyan. Maraming salamat, ano, at babalikan ulit namin ikaw, ano, RJ, ano, sa iyong update dyan sa nangyayari naman sa Provincial Government Hall. Medyo challenging yung kanyang signal, ano. Ito, nag-transmit na ba ng datos ang iba't ibang mga bayan? Ulitin natin ano po yung mga... Ito, tingnan nga natin ulit ano ng status sa bayan ng Buaca. Ito, may pinakamataas po na election return na naitransmit na po sa Comelec at pumasok na po sa Comelec data ay ang Mugpog. Ang bayan, sinundan po yan ng bayan ng Santa Cruz na nakakuha naman, na mayroon na pong election returns na pumapasok na 76%. Ano po? Ito, ulitin po natin yung update mula po sa bayan ng Santa Cruz. Oo, medyo malabo nga, kabayang Andrew Maling, ano. Napakahirap ng signal, hindi makapanood ng maayos, excited pa naman ako sa resulta ng halalan sa Marinduque. Oo, si ano ito, Joan Supleo Larga Hermosa, pasensya na po dahil talagang medyo challenging ang atin pong signal, lalong-lalo na po yung mga reporter natin sa labas po ng ating himpilan. Ito, pakita natin dahil marami nagtatanong ano daw po ang update sa bayan po ng Santa Cruz. Muli po nangunguna. Aba, dalwala ang lamang. Tingnan niyo po mga kababayan. Pakita natin direct ang resulta. As of ano po ito ha, 9:17. Tingnan niyo po yung lamang ni Doc Tonton Uy at ni Marisa Red. Dalwala ang po ang lamang ni Marisa Red kay Tonton Uy. Parang mauulit yung nangyari noong nakalipas na eleksyon, ano? Kung saan ay ilan lamang yung
lamang nitong si Dr. Tonton Uy kay Marisa Red naman. Ito, 9,173 votes na kuha ni Marisa Red. Samantalang 9,175 votes ang nakuha naman ni Dr. Tonton Uy. Medyo malayo ang agwat nitong si Geraldine Morales ng kasalukuyang vice alcalde ng bayan po ng Santa Cruz dahil 6,335 lamang ang nakuha nitong si Geraldine Morales. Oo, sabi nung iba, pa-shoutout naman sa mayor ng Gasan, sabi ni Ricky Melar Olivar. Grabe yung energy natin kanina, pero dahil sa, sabi ko nga po, yung mga nanonood sa atin dito sa live feed, talagang kakaiba, very exciting ng atin pong pag-cover ng election 2022. Dahil ang dami rin po nating mga kababayan ang nakaantabay naman po dito sa ating coverage. Eto, balikan natin yung muli po tayong magbigay ng update sa bayan po ng ilan na ba yung eto, mataas din yung pumasok na election returns dito po sa may bahagi ng sinundan ba ito ng anong bayan. Pagkatapos ng Santa Cruz na meron ng 76% election returns, ito pong bayan ng Buena Vista. Balik po tayo sa bayan ng Buena Vista dahil maganda rin yung laban. Ito, nangunguna talaga si Bong Shena, 74.7% na po ang pumasok na election returns sa bayan po ng Buena Vista of May 9, 2022, 9:17 ng gabi. Kung meron na pong nakuha na boto si Bong Shena, 4,985 na po ang nakuhang boto. Samantalang si ang incumbent mayor po na si Nancy Madrigal ay mayroon lamang 4,671 na boto. Sa pagka vice mayor, David Vito for 5,470, Eve Rosas 3,469. Ito na po, malakas ka sa akin, kabayang Owen Francisco, pinapakita natin ang resulta naman sa bayan po ng bayan po ito ng Buena Vista. Ito ang mga councilor, Antonio Grate, nangunguna, Mandy Navisa, Cholo Latorre, June Malapote, Totoy Romel Millar, John Mart Lakdao, Edgar Perlas, Los Veminda Salvacion, Mario Francisco, Bong Arevalo, Renato Madrigal, Father Penaruk. Yan po yung top 12 o pasok sa Magic 12 na mga konsehales ng nasabing bayan. Balikan nga natin yung bayan ng, inuuna po natin base sa mga election returns na pumasok po sa COMELEC data mula po sa bawat munisipalidad. Mula po sa bayan ng Buena Vista, magtungo po tayo sa bayan naman po ng Gasan dahil sila po yung mayroon na pong election returns as of this moment na 64%. Nangunguna po dyan si Rolando Tolentino na nakakuha po ng 6,351 na boto. Ito, ibaliktad direct yung na-flash mo sa ating screen. 6,351 ho ang nakuha ni Rolando Tolentino. Samantalang si Victoria Lau Lim, 4,499 at si Udel Sosa, 1,989 ang boto po na nakuha sa mga oras na ito. Oo, ito pong si Leng Baldo ay nakakuha ng 4,705, katropang Sunny Ray 4,477, malapit lamang, Dadong Motol 4,044, sobrang close noong labanan sa pagka vice alcalde sa bayan po ng Gasan. Dito naman po sa ang mga nangunguna, ang pasok sa Magic 12 sa bayan ng Gasan, si Rick Makunat, Joy Raymond Isidro, Noel Laurel, Captain Baldo Maming, Balado Maming, Milton Tan, Mary Cristolentino, Lala Kilendrino, si Efren Ricanya, Harold Lim, Jude Mendrick Perez, Winston Etoralde, Bubot Soto, Big Boy Evie, at si Bubot Soto. Oo, hindi pala pasok sa Magic 12 si Big Boy Evia.
Yan, okay. Dumako naman tayo sa sinundan. Of course, ang amin pong binibigay mga kababayan, depende po o base sa rami po ng mga election return na pumasok na po sa COMELEC data. Kaya magantabay po kayo dahil tuloy-tuloy naman po ang ating special coverage ng Pulso ng Puso Bantay Election 2022. Ayan po yung Magic 12 na tinatawag. Aban, biglang nag-down yung aking energy partner dito ah. Kasa atin pong director pala. Ito, pakita nga natin partner, gaano karami yung mga bumoto sa pagka presidente sa Marinduque. Ito, papakita po natin dahil alam ko gusto nyo rin at interesado rin kayong malaman gaano ba karami ang bumoto kay Bongbong Marcos dito po sa Marinduque. 38,050 ang bumoto po pabor kay Bongbong Marcos. Kay Lenny Robredo ay 37,239 at kay Isko Moreno ay 6,000. Ay, layo na ng agwat nila. Ano? So yan po yung datos. At nanguna po dito of course si Sara Duterte. Okay, balik na po tayo dito sa bayan po ng Next Aygasan. Sinundan yan. Ang baba pa po ng election returns na pumapasok sa COMELEC data mula po sa bayan ng Buakaya. Ito po yung makikita po ninyo. Ito po ay 54% pa lamang yung mga election returns na pumapasok sa bayan ng Buak. Kaya talagang medyo hindi pa dapat mag-viva dahil malayo-layo pa po. Almost half pa po ang pumapasok na election returns sa COMELEC data mula po sa bayan ng Buak. Kaya naman unahin na po natin. Ah, sige, dito na tayo sa bayan ng Buak. Okay, sige na nga. Puntahan na natin muna yung bayan ng Buak dahil ang dami nagtatanong ano na daw po ang update dyan. Okay, so sa bayan po ng Buak mga kababayan, ito po ang resulta. Pinakahuling tally, ito po ay partial and unofficial results aggregated from COMELEC data as of May 9. 9:32 na po ito, kakapasok lamang ano. Nangunguna po si Army de la Cruz Carrion, 10,078 na po ang boto na nakuha. Samantalang si Engineer D. E. de Llosa, 7,705. Nangunguna po, naungusan na ni Kuya Mark Senyo si Sunny Paglinawan, 8,630 nakuha ni Kuya Mark Senyo. Si Sunny Paglinawan, 8,441. Naku, dikit ho ang laban sa pagka-vice alcalde sa bayan ng Buak. Ito na po yung Buak mga kababayan. Nangunguna si Tet Caballes dito po sa pagka-konsehal. Siya po ay nakakuha ng 9,359. Sinundan po ni Nick Solomon. Nako, natutuwa ngayon si Nick Solomon. Parang pumabor sa kanya ang pagkakataon. Makoy Hinang, si Chief Manguera, Sito Laylay, Dave Daniel Larga, Luisito Mahaba, Kuya Ryan Epomoseno, Jolo Hermosa, Gatas Mascariñas, Tino Manrique at Wilson Mabuti. Yan po ang pasok sa Magic 12. Yan. Balikan natin ang bayan po ito. Ano bang update? Puntahan muna natin ang Mugpog bago tayo bumalik sa resulta sa pagka-gobernador. Ito po sa bayan ng Mugpog ang may pinakamaraming election returns na naipasok at naipadala sa COMELEC data. Ang nangunguna po dyan, of course, Leo Libelo, expected naman po yan. At sa pagka-vice alcalde Jonathan Garcia, 12,317 po yan. 12,376, should I say. Wala pong kalaban. Okay. Sa bahagi naman po ng councilor, ang pasok sa Magic 12, Jojo Libelo, Rosel Ola, Belen Luisaga, Franklin Sarile, Neril Mangol, Edgardo de la Cruz, Maurice Malilay, Roberto Narito, Pino Lugmao, Romeo Motar, Orlan Melambiling, Rufino Mandalihan. Yan po ang pasok sa Magic 12. Balikan po natin ang update mula naman po sa pagka-gobernador. Ito po ay as of, nagbago na po yung datos. Ito po ay 67.74 election returns na yung pumasok.
Opo, nangunguna pa rin, Presbitero Velasco Jr., 42,698. Malayo na po ang lamang kay Doc June Jr. Bacoro na nakakuha naman ng 28,041 votes. Samantalang si James Lim ay nakakuha po ng 19,353 na votes. Oh, sino yung ating mga kababayan, mga reporter na nandyan sa, kumusta kaya ang ating senior correspondent sa Gasa, ano na kayang update? Ito, napaka ano, no? Ito, very interesting din ho yung lumalabas na data. Mula naman po dito sa ating COMELEC data, sa pagkabisi gobernador, bagamat nangunguna po si Lynn Angeles na may nakuha na 28,007 na boto, sinusundan po ito ni Kuya Raisal Bashon, 23,812. Doc Tito Rehano, 20,424. Engineer Pelaez, 11,690. Ang galing naman ni ano, no? Ang galing naman ni ni Attorney Cabalyes, dahil sa mga oras po na ito, siya po ang nangunguna. Ito po ay as of 9:32 ng gabi, mula po sa 110 na election returns na pumasok na po ano. Mula po sa 1st District, nangunguna si Maki Cabalyes na nakakuha po ng 20,865 na boto. Si Jojo Ube Leva, 17,370. Tres Mangkukang, 16,697. Si Dindin Opis Mercado, 14,344. At si Gilbert Dakiwag na nakakuha ng 13,078 na boto. Opo, at sa pagka first this as a second district naman po nangunguna si Mel N. Cabo. Ito po ay mula sa 100 election returns na pumasok na po as of 9:32 ng gabi. Muli po ito pong mga pinapakita po namin sa inyo ay partial and unofficial results mula po sa COMELEC data. Mel N. Cabo nangunguna po yan, 19,659. Mercy Rehano, 19,150. Danny Red, 19,017. Kuya Mael Liam, 18,658. Buchi Rosales, 17,705. Hindi na po natin pinakita yung iba. Yung Magic 5 lamang po yung pinakita natin pagdating naman po sa Sangguniang Panlalawigan. Dahil marami-rami din po yung naglaban-laban both in 1st District and in 2nd District. Kayo po ay patuloy na nanonood sa Pulso ng Puso Bantay Election 2022. Ito ang The Marinduque News Special Coverage. Live na live po tayong dumarating sa tahanan ng ating mga kababayan. Mga kababayan, kung kayo po ay mayroong Lucky 7 Channel 3, pwede nyo pong pindutin yung inyong mga remote control dahil nandyan po tayo mapapanood sa Channel 3, mga kababayan, kung kayo po ay nakasubscribe sa Lucky 7. O next time po, magpa-subscribe na po kayo sa Lucky 7 dahil daily po meron po tayong mga update at meron po tayong mga program na napapanood po locally at sa television din na po ito. Yan, ako, eto, kakapasok lamang, ulitin nga natin dahil nakita ko, kakapasok lamang at nanonood si, dahil may nagtatanong kanina, kumusta po ang status ng pagiging vice governor, sino ito, anong tanong dito ni, ang bilis pumasok, ano, nung mga, ang dami pong mga kababayan natin ang nanonood ngayon, sabi ni Maria Janelle, and speaking of vice governor, nanonood po ngayon sa ating live feed, ang atin pong kasalukuyang bukal at kumakandidato sa pagkabisi gobernador, Lynn Angeles, at siya po ngayon ang front runner. Siya po ang nangunguna ngayon sa pagkabisi gobernador. Ipakita natin yung update. Opo, ng vice governor. Yan, Lynn Angeles nakakuha po ng 28,007 na boto as of May 9, 2022 po ng gabi. Yan po ay mula sa 67.74% na election return na pumasok na po sa data ng COMELEC. Yan po ay sinusundan ni Kuya Ray Salvacion, 23,912. Yan, ako, siguro, abot-abot ang saya noong mga kababayan natin na nangunguna ngayon dito po sa resulta ng halalan sa lalawigan ng Marinduque. Si Doc Tito Rehano, medyo malayo, 20,424. Yan. So, balik po tayo sa atin pong update naman.
Saan pa ba yung hindi natin naibigay? Kumusta po si Bukal Gilbert Dakiwag? Pang ilan po kaya siya? Pwede po kayong magtanong, pwede po nating i-customize ang atin pong balitaan. Ano? Dahil baka kakapasok lamang. Ito po, si Bukal Gilbert Dakiwag ay nasa ikalimang pwesto po. Siya po ay nakakuha ng 13,078 na boto. Mga kababayan, tuloy-tuloy po ang inyong ginagawang panunood. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga special pa-shoutout sa atin pong hotline number. Ang atin pong binuksan muna ngayon yung ating hotline number, ano, dahil ang dami pong nagbibigay ng kani-kanilang mga comment at pa-shoutout sa atin pong official Facebook account. By the way, mula po kay 5592, pa-shoutout po sa Team Ganado sa Buhay. Team Ganado sa Buhay dito sa Wakawit, we were watching Pulso ng Puso 2022 election. Thank you so much for watching, kabayan. Nanunood mula po sa Barangay Mahinhin Buak, mula po kay 0681. Hello po, magandang gabi. Binabati ko po ang mga taga-Sawi Buak, Helen Martonia, ang nanunood po ng inyong programa Pulso ng Puso mula sa 2254. Good evening po, pa-shoutout naman sa Malino Family watching from Taguac 3951. Ano ko, nangungunan ni si Bukalin Angeles at mukhang gapadala si Bukalin Angeles ng ano ng pangkape, dahil tayo po ay magdamagan ngayong mag-cover dito po sa atin pong himpilan ng Pulso ng Puso Bantay Election 2022, dahil mukhang magabiba na rin ito maya-maya, ano. Ito po'y base lamang naman sa mga nakikita ho natin na election results mula po dito sa COMELEC data na atin pong nakikita ngayon. Ito, batiin nga muna natin yung mga pa-shoutout ng ating mga kababayan. Juniel Paglinawan, Buwak naman po. Si Shane Solas Gasan, pa-update po. Pa-shoutout naman po ang Evo Riders Club, Marinduque Team Gasan. Salamat po, maraming salamat. Joseph Rodolph, Santa Cruz, update naman po. Gasan update, sabi ni Shane Solas, Santa Cruz. Maraming nagre-request sa Santa Cruz. Ano bang status natin sa Santa Cruz partner? Pero bago natin ibigay ang update sa bayan po ng Santa Cruz, parang kailangan natin ng kape, ano, dahil ito, papasok ba si Mr. Rosales? Bago po tayo mag-commercial, bigyan po muna natin o kunin muna natin ang update ng mula naman po diyan sa bayan ng bayan ng Gasan. Ano ba ang mga pinakahuling kaganapan diyan? Parang pero ang challenge naman ng ating ano bang nagiging problema nitong ating ito, baliktin na natin kung dito at hindi matawagan si Sir Adrian Rosales, ang ating senior correspondent, baka may problema dito sa ating sa ating mixer. By the way, tinatawagan ho natin ang ating correspondent mula po sa bayan ng Gasan, at atin pong alamin ano at po ba ang update diyan, dahil nakatutok po siya diyan sa Gasan Municipal Board of Canvassers. Okay. Magandang gabi sa iyo, partner. Live ka na sa Marinduque News Network. Ano ang pinakahuling update sa inyong lugar? Magandang gabi sa ating mga kababayan. Ano? At sa kasalukuyan, ay naghihintay lamang ng nasa 9 na presinto out of 25% dito sa bayan ng Gasan. So sa ngayon, sa nakikita natin na pumapasok na mga report, although ito ay unofficial, medyo lumalamang po si Mayor Tolentino. So mayroon pa tayong iniintay na ilang malaking barangay na maaaring magpasok pa rin ng mga boto. Sa kasalukuyan, sa Vice Mayor, ay medyo magkadikit ang laban ni Kuya Ray at saka ni Konsehal Baldo. Sa pagka-Konsehal naman, nangunguna pa rin ang incumbent sa counselor na si Pastor Rick Mapunat. At sa taga-gubernador naman, sa provincial, ay nangunguna si Kapitan James Lim. At sa vice governor naman ay magkadikit din ang laban ni Bukal. Ayan. Si ating meeting din sa provincial sa report po. Si Bukal Lin Angeles at saka itong si Bukal Salvacion.
medyo dikit yung laban nila. So ito yung sitwasyon natin dito sa bayan po ng Gasan, although may mga ilang report din tayo no, na nagkaroon ng problema sa pag-transmit ng result, pero naayos na rin naman mula yun sa barangay Banot. So naayos na rin naman yung problema at may mga hinihintay pa tayo na mga barangay na hindi pa nakapag-transmit ng result dahil nga nasa mga upper barangay sila gaya ng Tabyunan at iba pa mga upper barangay. So yung sitwasyon, medyo maliit na yung ating hinihintay, pero magkabilang partido ay umaasa pa rin ano, dito sa pwedeng maging pagbabago pa dito sa pagpasok ng nasasyam na presinto. So yan lamang ating report at siguro maya-maya ay magbabalik tayo para sa paragdagan pang mga balita. Maraming salamat. Yan po ang ating senior correspondent na nandyan po sa Gasan kumukuha ng mga update, si Mr. Adrian Rosales. Oh, by the way, sa atin pong mga kababayan, maaari po kayong mag-subscribe sa atin pong YouTube account dahil naka-live na rin po tayo dyan. Pwede nyo pong ilagay yan sa inyong mga smart television. Oy, ito, batiin nga muna natin at birthday daw na nila ngayon si Maisa Mandalihan at Mirna Recaflanca. Pag-greet po ng nanay at ate ko, birthday nila ngayon, si Maisa Mandalihan, Mirna Recaflanca. Ang pagbati mula kay Lucas Miguel de Vera. Grabe, iba yung energy natin kanina, Direk, ano? Tapos talagang babagsak at babagsak din po pala ano, yung energy kapag dire-diretso dahil nakikiisa po tayo dun sa sabi nga po ay dun sa reaction and emotion ng ating mga kababayan. Pero habang tumatagal, talagang habang lumalalim ho ang gabi, mas nagiging exciting ang mga resulta na pumapasok po sa atin pong server ngayon. Kayo po mga kababayan ay patuloy pa rin nanunood sa atin pong special coverage, the Marinduque News Special Coverage, Pulso ng Puso 2022. Ay, komento daw po ninyo mga kababayan kung saang-saang lugar po kayo nanunood ngayon. Kayo po ba o karamihan po ba sa mga nanunood ngayon ay nandito po sa lalawigan ng Marinduque o nasa labas po ng ating kapuluan o nasa ibang bansa naman po na nakikialam at sinusubaybayan ang resulta ng halalan sa atin pong mahal na isla ng Marinduque. Alright, pasadahan po muna natin mga kababayan. Muli po tayong magbabalik dito po sa ating ano bang status ng ano? Mababa pa, Tita Susan, ang resulta. Ito talaga naman ano, almost half na po. Half, ito po yung resulta doon sa mga nag-aabang po ng resulta sa pagka-presidente. Pakita ko po sa inyo, ang layo na po ng agwat ni Bongbong Marcos, nakakuha po siya ng 22.4 million, samantalang si Lenny Robredo ay may 10.6 million na po. Nangunguna po sa pagka-vice presidente si Sara Duterte. 22.1 million. Ang taas. Alright, magbabalik po ang ating special coverage ng election 2022. Makalipas lamang po ang ilang mga paalaala mula naman po sa Department of Health. Diyan lamang po kayo. Kaibigan, libre ang proteksyon na kaya natin ibigay para sa ating mga healthcare workers.
upang mabawasan ang bilang ng mga nao-ospital dahil sa COVID-19, maging bayani para sa ating mga bayani. Sa pagbabakuna, libre ang mas ligtas na pagtatrabaho para sa pamilyang Pilipino. Magpabakuna na! Para sa iba pang katanungan, makipag-ugnayan lamang sa inyong LGU, barangay at health center. Ito ay isang paalala mula sa DOH-CHD Mimaropa at ng himpilang ito. Eleksyon. Sama-sama nating bantayan ang inyong sagradong boto. Sabay-sabay nating tutukan ang resulta ng halalan sa taong ito. Inihahandog ng aming himpilan. Pulso ng puso. Bantay Eleksyon. The Marinduque News Special Coverage. Pulso ng puso. Bantay Eleksyon 2022. Ngayong eleksyon, sama-sama nating bantayan ang inyong sagradong boto. Sabay-sabay nating tutukan ang resulta ng halalan sa taong ito. Inihahandog ng aming himpilan. Pulso ng puso. Bantay Eleksyon. The Marinduque News Special Coverage. Pulso ng puso. Bantay Eleksyon 2022. Namali si Direk ng yan, paglagay, ano? So live pa rin po tayo dahil talagang walang tulugan po itong ating special coverage ng ating pong election 2022. Paano bang update sa bayan ng Torrijos? Muli po tayo nagbabalik sa atin pong special coverage ng Pulso ng Puso, Bantay Eleksyon 2022. Bakit nga ba ito Pulso ng Puso? Tama yung paliwanag kanina ni Attorney Mendoza. Kailangan na pumasok lahat ng mga resulta ng boto mula sa lalawigan ng Marinduque sapagkat hindi makukumpleto ang resulta sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, kung wala po yung pulso o tibok na manggagaling po sa pinakasentro, sa pinakapuso nito. Yan po ang lalawigan ng Marinduque. Kaya naman po ating babalikan, meron na bang pinakabagong update? Ay, meron na, may mga pumasok na po ulit, ano. Nangunguna pa rin po sa pagka-gobernador Presby Velasco, 43,480 votes. Lynn Angeles, 28,419 votes. And then pakita natin, ha.
Maki Caballes pa rin sa provincial board member. Ito po yung Magic 5, Jojo Leba, Tres Mangkukang, Dindin Office Mercado, Gilbert Dakiwag. Yan yung Magic 5. Grabe, grabe. Biglang bagsak ano ng ating energy. Nilalam niyo po mga kababayan, kanina pa po kami nag-cover at nandyan po tayo sa field kanina. Ako po ay galing pa ng Torrijos. Nandyan po tayo sa Puktoy Elementary School sapagkat inantabayan na naman po natin ang pagboto ng atin pong House Speaker Lord Alan Velasco at nagpa-unlock po siya ng panayam kanina. Meron ka ba dyan part na direct na ano na video ni Speaker? Yung panayam natin kay Speaker kanina? So, yan po ang update. Sige, punta na po tayo. Isa-isay na po muna ulit natin ang bawat bayan. Eto, maraming nagtatanong, pero ang late pa kasi ng election returns na pumapasok sa bayan ng Buac. Kaya unahin po natin ang bayan ng, ang dami ng pumasok na election returns sa bayan ng Buena Vista, parehas na sila ng Mugpog. Pero unahin po natin ang Santa Cruz. Dahil maraming mga kababayan tayo ang nakatutok po dyan sa Santa Cruz. Nako! Kakaiba ho itong development na nangyari sa bayan ng Santa Cruz, mga kababayan. Ah, bakit ganyan? Tingnan nyo po mga kababayan, yung sa Santa Cruz, 9,696 na ungusan na ni Marisa Red. Itong si Doc Tonton Uy, napakadikit ang laban sa pagka-mayor ng Santa Cruz. 59,580 yung nakuha ni Doc Tonton Uy. Iba talaga. Yan. So, grabe yung labanan dyan sa Santa Cruz sa pagka-alkalde. Kita mo yan, si Geraldine Morales, 6,682 yung boto. Samantalang si Doc Tonton Uy, 9,580. Ito po ay 78.38 na yung election returns na pumasok as of 9:47 ng gabi. Si Sir Adrian ay nasa ang ating senior correspondent, nasa Gasan pa rin ano. Anong oras ba siya ma-duty dito? Mamaya, nandyan ho kasi sa provincial capital ang ating mga kasama. Sa pagka-vice mayor, nangunguna si Kuya Bobs Manuel. Si Harold Red, sinunda ni Harold Red. Dumako ho tayo dito naman sa pagka-councilor sapagkat nangunguna si Isagani Revilla, Mar Pilar, aba pumasok si Organic Man Palma, Rebo Red, Casey Constantino, Emil Alvarez, Joam Morales, Balatong Reynoso, Erlando Nunez, Alexander Ryan D, CGF Ed Pipit, Dennis Rico Hermoso. Yan po yung pasok sa Magic 12. Yan, so magtungo naman po tayo sa may bahagi ng Torrijos. Itong Torrijos po ang ating pasadahan ngayon dahil ang bayan po ng Torrijos ay may 56% na election return na pumasok naman po sa COMELEC server. Ito, ang nangunguna po sa pagka medyo sanggang medyo dikit din ho ang laban sa pagka mayor sa bayan po ng Torrijos dahil ang nakakuha na po ng 4,998 na boto si Lorna Velasco at si Joey Peñaflor ay 4,416. Sa pagka-vice mayor naman po, nangunguna si Ricardo de Galicia na nakakuha ng 4,695. Sinusundan po yan ni Clodoveo Palatino. Yan. At pasadahan natin, sabi ni Christy Robles, laban lamang Doc Uy. Yan, ang dami pa rin ano. Sa mga councilor naman po, nangunguna, sa bayan pa rin po ito ng Torrijos, ha? Nangunguna po, 22 election returns na po yung pumasok. Nangunguna si Joel Crosado, sinundan po yan ni Edmar Frias, Romelito Fabul, Larry Constantino. Aba, pasok ang aking ninungin sa Magic 12.
si Nato Pereira, Primo Pamintuan, Marife Pastrana, Joel Regis, Gina Regalado, Rolando Velar, John Marvin Pampilo, and Nandro Fabrero. Yan po yung mga kasama sa Magic 12 sa may sangguniang pambayan ng Torrijos. Ano pa ba yung mga magkaka ito? Medyo malayo na yung agwat. Ano direct ano ni Tolentino kay may incumbent mayor Victoria Laulim kay dating mayor naman na si Rolando Tolentino. Yes. Aha. Ito, yung update ho. Si Rolando Tolentino, sabayan po ito ng gasan ha. Rolando Tolentino, 7,193 nangunguna. Sino din sa pagka-vice mayor naman po, si Leng Baldo ang nangunguna. Dito naman po sa mga konsehales, nangunguna si Rick Macunat, sinundan ni Joy Raymond Isidro, Noel Laurel, Cap Balado, Maming Milton Tan, Lala Kilendrino, Mary Cristo Lentino, Efren Ricanya, Harold Lim, Jude Mendrick Perez, Winston Etoralde at Bubot Soto. Yan, ito. Ang punta tayo pala dahil isa rin sa maganda ang laban ano po sa bayan ng Buena Vista. So, diyan po tayo magtungo ngayon dahil 85% mabilis ho ang mga election returns na pumapasok sa bayan po ng Buena Vista. Nangunguna po diyan si Bong Shena na nakakuha po ng 5,000. Ito direct ang i-flash mo diyan. 5,698 na boto. Nancy Madrigal ang magkaano sanggang dikit din ito magkadikit din I should I say yung mga boto na nakuha ni Bong Shena at sa incumbent mayor ng bayan po ng Buena Vista na si Mayor Nancy Madrigal 5,435 na po yung nakuha ni Mayor Nancy Madrigal. Si Vito David ho ang nangunguna sa pagkabisi alcalde, samantalang sa pagkasangguni ang pambayan members, nangunguna po si Antonio Grate, Mandy Navisa, June Malapote, Cholo Latorre, John Mart Lacdao, Totoy Romel Millar, Luz Beminda Salvacion, Mario Francisco, Bong Arevalo, Renato Madrigal at Father Tony Pinarok. Yan po yung mga apasok sa Magic 12. Right, at dumako po tayo sa bayan ng Buac at mahalaga yung update sa bayan ng Buac. So, sino-sino na ba ang nangunguna sa bayan ng Buac? Though medyo mabagal ho ang mga pumapasok na election return dito po sa bayan ng Buac. Ano kaya nagiging dahilan? Ano kaya ang rason bakit mabagal ang pasok ng kanila pong mga election result mula po dito sa bayan ng Buac? Okay, so check natin kung meron update. Grabe yung atin pong coverage mula po kaninang umaga hanggang ngayong gabi. Talagang maiparating lamang ho sa ating mga kababayan ang mga pinakahuling kaganapan mula po dito sa bayan o sa lalawigan ng Marinduque. Sa ating special coverage ng election 2022. Yan, at nangunguna po pa rin si Army Carrion na mayroon pong 10,078 votes. Malayo pa po, 53.75% pa lamang po yung election returns na nanggaling po o na itatransmit po sa COMELEC server. Kaya medyo challenging ho yan, ano? Ang boto po ni Army Carrion versus kay Engineer D. James De Liosa, ito po makikita niyan, 10,078 votes. Si Engineer James De Liosa is 7,705.
O Mario Maglakas Laman, pa-shoutout po sa anak ko na si Ademar Laman na nanonood kami ngayon ng Pulso ng Puso dito sa Barangay Tampus, Buak, Marinduque. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa ating special coverage ng Election 2022. Sa pagka-vice mayor po sa bayan ng Buak, nangunguna pa rin si Kuya Mark Senyo. Sobrang magkadikit ho yung kanilang boto na nakuha. 8,630 yung kay Kuya Mark Senyo, samantalang si Sunny Paglinawan ay 8,441. Hoy, nanunood ang aking kaibigan Rico Lucy. Hoy, thank you so much. Ang tagal na namin hindi ko nakikita. Oh, talagang medyo bumagsak yung aking energy mula kanina na talagang sobra-sobra dahil talagang magdamag, halos magdamag na ho tayo. Dahil kahapon ho, talagang very challenging din ho yung ating preparasyon para naman po dito sa ating special coverage nga po ng Election 2022. Samantala, atin ding pinasasalamatan ng lahat ng ating mga reporter na tumutok po sa iba't ibang bayan. Kung mapapansin nyo po, ito lamang po ang Bukod Tangi na news platform na nagbigay po sa inyo ng mga komprehensibo at mga pinakahuling update mula po sa ating Election 2022. By the way, nanunood din si Tito Nelson Nase at si Tita Susan Nase ng Dream Favor Travel and Tours. Ano kaya ang update natin sa provincial? Ano kaya ang si J-Ran? Yan mga kababayan, at magbabalik po tayo mamaya-maya naman po. Nida Plantilla, maya-maya naman po tayo maglalabas ng feed, pero ano kaya yung status nila RJ doon sa provincial government, Sir Direk? Ikaw, hinga natin ang update muna, meron na bang nag-concedian? Ha? Ano daw, sir? Okay, so tawagan natin si sir. Ay, ang grabe pala, grabe po pala yung dami na nagpapa-shoutout sa atin pong hotline number. Pasadahan nga muna natin ito habang naghihintay tayo ng pinakabagong update sa mga pumapasok naman po sa, dyan naman po sa ating Comelec data server. Mula po kay 9956 Idol, pa-shoutout naman po sa aming napakabait na manager na si Ma'am Lenny Rose Diong na nakatutok ngayon from Full House Online Shop. Mula naman kay 5608, update po please sa bayan ng Santa Cruz sa mga konsehal po. Mula naman kay 9412, good evening, nanonood po kami ng Pulso ng Puso, Mario Laman ng Tampus, Buak, Marinduque. Baka naman po konsehal ng Santa Cruz, malobat na ang phone ko, hindi ko pa alam. Nag-update na po tayo, 9133. Wala naman po kay 7668, paki-update naman po sa bayan ng Santa Cruz. Pa-shoutout po dito sa Torrijos, ano po ang update? Romnick po ito ng Torrijos, 1244. Ito, pa-shoutout sa mga taga-Maybo, Buak, Marinduque from Betchay de Leon. At paka-greet naman po ang nanay at ate ko na birthday ngayon, na bati na natin ito kanina. Si Maisa Mandalihan at Mirna Recaflanca.
Ito si Tita Maida Lagran, nagtatanong, paki-post ng screen latest update sa provincial turnouts. Maraming maraming salamat. At sige, dahil dyan ay atin naman pong tatawagan na ano, ang atin pong correspondent. Pa-shoutout po sa lahat ng Huerta family na taga-Tabi. Maraming salamat po. Ito, ang problema doon, bakit kaya ganun yung ano, yung audio ni ang ating correspondent na nakatutok dyan sa may bahagi naman ng provincial capital. Andyan po mga kapiling po natin ang ating pong reporter na si RJ Montenegro. Magandang gabi sa iyo, RJ. Anong update natin dyan sa Governor's Hall? Magandang, Sir Myong. Anong update natin dyan, RJ? Go ahead. Eh, Sir Myong, ganun pa rin ang kalagayan dito sa Governor's Hall. Ano, hinihintay pa rin ang ating mga Provincial Board of Canvassers yung mga ulat mula naman sa Municipal Board canvassers natin dito. Sa ngayon, nananatiling zero pa rin yung listahan dito sa provincial capital ng ating mga provincial candidates ngayong eleksyon. Anong ibig sabihin, RJ, na zero pa rin? Opo, tama ka dyan, Sir Myong. Actually, ito ho yung pinaka-official na listahan na magmumula doon sa anim na bayan. Sa ating pakikipag-usap, itatransmit ng mga munisipyo dito sa probinsya, dito sa Provincial Board of Canvassers, para dito talaga official na alamin o tingnan kung sino ba talaga ang mananalo ngayong eleksyon. So, paano yun? Eh, di ba may mga lumalabas na doon na natatransmit ano, sa COMELEC. So, paano kaya yun? So, ibig sabihin, medyo malilate kayo dyan at kung sakasakali ba magbe-break o magre-recess ba ang Provincial Board of Canvasser? Baka nandyan si Attorney Mendoza, baka pwede nating hingan ng update. Susubukan nating kapanayamin maya-maya lamang si Attorney Percival, ano, Sir Myong. Sa ngayon, naghihintay pa talaga itong election boards nung mga itatransmit na mga data mula sa mga munisipyo. Magpadala na rin ng video ano para makita ng ating mga kababayan yung current situation diyan naman sa provincial governor, sa governor's hall diyan sa provincial capital. Apo, Sir Myong, apo. Alright. Yan po si RJ. Okay, yung extra mo na. Go ahead. Eh mga kabayan po, yan po ang pinakauling kaganapan dito sa Governor's Hall. Particular po patungkol sa Provincial Board of Canvassing dito sa ating lalawigan. Muli po ako po si RJ Montenegro. Nagbabalita para sa Pulso ng Puso ang eleksyon 2022. Maraming salamat, RJ Montenegro, na nakatutok pa rin dyan po at nag-aantabay kasama ng mga bumubuo sa Provincial Board of Canvassers. Nandyan po sila ngayon sa Governor's Hall, nag-aantabay. Kasama po niya si Jayran Largado. Magbabalik po ang ating Pulso ng Puso, Bantay Election 2022, Damarin Duque News Special Coverage. Diyan lamang po kayo, mga kababayan. Ang dating gawi, magagawa na nating muli kapag protektado. Kaya ugaliing mag-ingat. Ay, importante ang magpabakuna at magpa-booster shot. And, nagkakasakit, mag-isolate at magpatest kung kailangan. G, gamitin ang telemedicine at home care para sa mild symptoms. A, alagaan ang kalusugan at T, tandaan ang mask, hugas at sapat na airflow. Muli, ugaliing mag-ingat para lahat tayo ay angat. Ito ay isang paalala mula sa DOH-CHD ni Maropa at ng himpilang ito.
talakayang pangkalikasan, kumakatok sa inyong mga kaisipan upang inyong pakinggan ang mga usapang may kaugnayan sa wastong pangangalaga ng ating kapaligiran. Halina't panoorin ang programang May Kaugnayan sa Inang Kalikasan tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Talakayang pangkalikasan ng DENR, Marinduque. Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa pusat yung bangkayang na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Sa Lane, dapat lang safe and reliable. Sa atin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka-Adrian ang inyong Action Man tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3.
Aksyon Barangay. Eleksyon. Sama-sama nating bantayan ang inyong sagradong boto. Sabay-sabay nating tutukan ang resulta ng halalan sa taong ito. Inihahandog ng aming himpilan. Pulso ng puso. Bantay eleksyon. The Marinduque News Special Coverage. Pulso ng puso. Bantay eleksyon 2022. Mga kababayan, muli po tayo nagbabalik sa ating special coverage ng Pulso ng Puso Bantay Election 2022. Nandito pa rin po tayo sa himpilan ng Marinduque News Network sa Galimang Palapag ng Lucky 7 Channel 3. Dumarating pa rin po tayo sa tahanan ng ating mga kapamilya at mga kabarangay at mga kalalawigan sa bayan po ng Gasan, Mugpog at Buak. Gamit po ang Lucky 7 Channel 3. Channel 3 po yan. Grabe, si Mark Lawrence Reblesa. Pa-shoutout po dito sa Kawit Buak. Patuloy po kami nakaantabay sa inyong live. Maraming salamat po. Ito, ibigay na natin yung pinaka-last na update bago po tayo magtapos. Ano? Dito po sa ating coverage of pansamantala. Dahil mamaya po ay magpapalit kami ni DJ Adrian Rosales. Oras po muna sa Pilipinas at sa buong kapuluan. Ganap na pong anim na minutos bago sumapit ang alas 11 ng gabi. Grabe, iba yung pagod ko. Biglang bumaba yung aking adrenaline, yung aking energy, ano. Kita mo yan, mayroon din palang live coverage update si DJ Yash ng Radyo Kamalindig sa DZNS-FM. Okay, ito po muna ang ating pasadahan po muna natin, ano, bago tayo magpaalam muna pansamantala sa ere. Mga kababayan, ito po ang resulta, pinakahuling tali. 71.29%. Sumakit yung aking ano, yung aking lalamunan, ano. Presby Velasco, 44,910. Nangunguna. Si Doc June Bacoro, 29,305. James Lim, 21,033. Yan po ang update, oh. Pakita na lang natin. Velasco, Presby, Doc June Bacoro. Lynn Angeles, Vice Governor. Nangunguna po si Lynn Angeles. 29,425. Para yung mga kababayan natin, talagang naramdaman din yung ating pagod, ano. Ito po yung kay Doc Tonton Uy at kay Ray Salvacion versus ito, versus Lynn Angeles versus Kuya Ray Salvacion. Okay, ito po ay mula sa 71.29% na election returns na pumasok na po sa transparency server ng COMELEC. Ito naman po yung sa mga board members sa 1st District. Pakita natin direct. Yan po yung mga pasok sa Magic 5. Samantala dito naman po sa 2nd District,
Nangunguna po si Mel N. Cabo. Nakakuha po siya ng 20,681. Panoorin po natin. Mercy Rihano, 20,000. Sinundan ni Danny Red, si Kuya Mael Lim, at si Bucci Rosales. Balikan nga natin yung Santa Cruz, ano, dahil ito yung very interesting na munisipyo. Ang laki, lumaki ang lamang ni Marisa Red. Kay Doc Tonton Uy, na ito, 10,118 yung kay Marisa. Yung kay Doc Tonton Uy ay 9,818. Ito naman po yung sa pagka-vice mayor. Dito po ay yung tapasok sa Magic 12. Sa magiging miyembro ng Sangguniang Bayan ng Santa Cruz. Yan po yung mga pasok sa Magic 12. Hindi na po kinaya, no? Grabe talaga. Alin pa ba? Ah, Buena Vista. Sir, yung ating television nga, please. Ito po, magiging kasaysayan ho ito, ano, sapagkat naungusan po ni Bong Shena, though medyo nasa 200 plus ho yung lamang, kay Nancy Madrigal. Yan, ito naman po yung sa pagka-vice alcalde sa bayan ng Buena Vista. Nangunguna po si David Vito. Samantala, dito naman po sa pagka-konsehal, yan po yung pasok sa Magic 12. Yan po ang pasok sa Magic 12. Wala naman po sa bayan ng Buena Vista. Saan pa ba? Oh, bayan ng Buwak. Punta tayo sa Buwak. Punta tayo sa Buwak. Oh, nanggaling na ba tayo doon direct? Sa bayan ng Buwak kanina. Hmm? Ah, nanggaling na pala tayo doon. Gasan. At Torrijos. Dito tayo sa Torrijos. Yan. Magkalapit din lamang ano yung bayan ng Torrijos. Lorna Velasco nangunguna, 4,998.
Oh, by the way, nanonood pa rin si na Tita Susan Nase. Hi, Tita Susan Nase! Grabe yung coverage natin ngayong gabi. Talagang, ayun, naka-recess na po. Bukas na po ng 8 a.m. ang resume ng Provincial Board of Canvassers. Kaya si na RJ, ang ating mga reporter dyan, pwede na magtungo dito at balik na sila dito sa ating estasyon. So by the way, dire-diretso pa rin ho tayo sa update. Ano? Mapasok daw si... Sino sir? Patingin nga. Oo, sir. Diretso kami ni Sir Adrian. Ito naman po sa may bahagi ng Vice Mayor, pagiging Vice Mayor, Ricardo de Galicia, nangunguna 4,888. Okay, at pasadahan ho natin dito sa may mga konsehales ng Bayan ng Torrijos. Nanguna pa rin Joel Crosado. Ito po yan, oh, panuorin po natin. Natutuwa naman ako dahil pumasok ko ang aking ninungin, ano? Si Ninong Larry Constantino, panglima siya sa ngayon. Pero mababa pa itong ano, na, napakababa pa, napakaliit pa ng election turnout na nanggagaling sa Bayan ng Torrijos. Bakit kaya? Yan po yung pasok sa Magic 12. $10.32 yung update, ano? $45,491. Bago ito, bago. Alright, mga kababayan, tayo po ay pansamantala muna magpapaalam dahil naka-recess na po at magbabalik po ang... bukas na po ng alas 8 ng umaga ang Provincial Board of Canvassers dahil wala pa daw pong nananatili pong zero. Wala pa raw pong pumapasok sa kanila dyan. Kaya naman po mga kababayan, sabi ng mga kababayan natin, ay nako, ang pangit ka banding. Nakatutok nga ni kami eh. Oy, finally, bumalik na rin ang ating mga reporter. Anong balita natin dyan? Pwede ka ditong pumuesto. Live ka? Gusto mo? Masalang ka? Meron ka mga pictures? Pwedeng pasend kay sir at ma-flash natin. Sabi, pangit naman ka, banding. Back update naman po. Ah, nagbigay na po kami, ah. Ano? Ito, pakita natin, ano, sir, na lamang, dali. Yung bayan ng, pakita natin itong bayan ng, hindi, may pumasok po, 10:30 po, may bagong pumasok. Ah, grabe, ang laki ng lamang na ni, ano, ni Bongbong Marcos kay Lenny Robredo. Okay, so balik po tayo dahil meron pong pumasok na update sa atin pong server. Ito po, sa pagpakita na lang natin yung mga resulta. Yan, yan, pakita na lang natin. Sa pagka-governor, sa pagka-governor po ito.
kababayan, dahil dyan nais po nating batiin at bigyan ng pagkilala ang aming mga kasama na nanonood pala sa babang bahagi sa ikalawang palapag o sa ikatlong palapag ng ating pong estasyon sa Lucky 7 Channel 3 sa pamumuno ng aming napakabait at mapagkandiling Tita Rita C. At sa lahat kay Tito Ebing, gayon din po sa aming maaasahan at talagang lagi na lamang na nagbibigay sa amin ng mahabang pasensya, si Tita Betty. Hi Tita Betty na nakikinig at nanunood dyan sa third floor ng Lucky 7 Channel 3. Sa lahat po ng bumubuo at mga staff ng Lucky 7, lalong-lalo na po ng itong hotel na ito, maraming salamat po sa inyong ginagawang pagtutok at pagsubaybay sa atin naman pong live coverage, special coverage ng Pulso ng Puso Banta Election 2022. Naantabayanan lamang po natin si Sir Adrian Rosales dahil siyang hahalili sa atin pong espesyal na pagtatanghal ng mga resulta ng halalan sa Marinduque. Chito Constantino is watching. Ang layo talaga. Buenavista naman update, Sir Jency Morales. Ikaw sir, magaling na po. Ang hirap ng signal nyo dyan sir, kasi nung si Sir Adrian naman na yung sumalang, ang ganda naman ng kanyang ano, ng kanyang dating, ng kanyang reception. So talagang ang problema ay yung inyong connectivity. Nandito na po kasi, dumating na dahil nag-recess na po ang Provincial Board of Canvassers. Yan, hi Lenny Sweet. Maraming salamat sa iyong sabi nga po ay mga update na binibigay ninyo sa amin at magagandang mga inspirational messages. Sa kabila po ng mula pa kanina kagabi, nag-prepare na po kami yung mga visuals na nakikita po nyo ngayon sa atin pong telebisyon. Yan po ay nilalaki pa ng mahabang paghahanda ng ating pong director sa social media, sa multimedia and productions. Tapos kanina, tumulak po tayo ng Santaan ng Torrijos. Nag-cover po tayo sa Bernabis at Gasan. Tapos hanggang ngayon, anong oras na ba? 10 minutes after 11 ng gabi. Eh, nandito pa rin po tayo at talaga nagbibigay po sa inyo ng update. Kaya kung may mga pagkukulang ho kami sa inyo, eh kami po inyong pagpasensyahan dahil limitado rin unang-una po ang aming mga resources. Limitado rin lamang po ang bilang ng aming mga reporter. Kaya kami po ay humihingi sa inyo ng pasensya. Gayunpaman, kami po ay nagpapasalamat dahil nandyan po kayo at nakaantabay sa atin pong special na programa. Ito po ang Pulso ng Puso. Banta Election, the Marinduque News Special Coverage. Ayan, sabi dito, pagbasahin nga natin yung magaganda. Doon muna kita sa mga magagandang mga mensahe para medyo lumakas-lakas naman muna tayo dito dahil sobra yung taas ng energy natin kanina. Sinabayan natin yung hangad ng ating mga kababayan. Yan, so pa-shoutout naman po sa Coronacion family dyan sa Gasan. Sabi ni Bay Salazar Coronacion, hinihintay lamang po natin mga kababayan. Maghintay lamang po kayo, magpa-shoutout na po muna kayo dahil hinihintay lang po natin yung pagpasok ng panibagong update naman po sa COMELEC Transparency Server. Maya-maya po mga kababayan. Yung buwak daw ay hindi natin binabanggit, Jaymar Olivar. Kanina pa po kabayan, paulit-ulit. Pero from time to time, nagbibigay po tayo ng update. Parang sa mugpog nga, hindi tayo nakapagbigay ng update. Sige nga, pasadahan natin yung mugpog. Though very, alam mo, ang ganda ng resulta sa pwede ka nang umupo doon at kakapanayamin kita sa pinakahuling update naman ng inyong coverage sa provincial capital. Napakita nga natin yung update sa Bua, sa Gasan, o yung mga sisters daw po na nanunood sa Monastery of St. Clair, dahil dito po sila nakatutok sa ating programa, humihingi ng update. Hi po sa inyo mga sisters, mga madre at mga mongha dyan sa Monastery of St. Clair. Baka naman yung mga nangunguna na dyan sa resulta, magpadala dito ng kape. Ayan, at kita'y medyo talagang bumaba ang energy level.
Ito, pasadahan nga natin yung sa Mugpog. Ilan na ba ang status ng Mugpog? Ito, sir, ipakita natin. 81% yung election returns na pumasok sa COMELEC data server. Nangunguna, of course. Ito, pakita natin. Wala namang Leo Libelo, of course. Garcia Jonathan, walang kalaban. Ito po yung mga nanalo sa konseha. Ay, yung mga hindi pa. Yung mga nangunguna, Magic 12 sa pagkakonsehal. Jojo Livelo. Ay, pasok si ano. Ayan, no? Taas din niya. Dalawa silang uupo. Ayan. Yan po mga kababayan ang bumubuo at pasok sa Magic 12. Oy, shoutout mo naman si Cabron. Kanina pa nanonood sa inyo. Sabi ni Mark Hill, Mark Hill Palmero. Oy, shoutout sa iyo, pare Koy. Pa-shoutout naman po sa lahat ng Zelda family, sabi ni Flor Zelda. Alright, magbabalik po ang pulso ng puso. Bantay Election 2022, The Marinduque News Special Coverage. Sa atin pong technical side, wala bang video kay Mr. Santino La Torena para naman magising-gising? Pakita nga natin si Mr. Oh, baka makita yung ating ano, gulo ng ating istasyon. Opo, opo. So proud of you, sabi ni Lani Sweet Cortez, nagbibigay po sa amin yan ng kalakasan. Maraming salamat sa inyo pong kind words. Dahil sa kabila po ng puyat at pagod, sa nakalipas po mula po ng magkampanyahan, talaga pong dere-derecho ho ang ating ginawang pagsubaybay para maging matagumpay ang atin naman pong coverage ng election 2022 sa local and provincial level. Yes, mamaya po yung iba pang update dahil parang hindi pa po nagbibigay ng panibagong resulta ang transparency server ng COMELEC. Pero bago yan, bago tayo matapos, Direk Santino, magbibigay ka na ng update, sir? Go ahead na. Sige, sir, go ahead na po. Ano yan? Ano ito? Mga ano po ito? Mga election returns? O sige, balik tayo, Derek. Ito ito po yung kanina na datos at impormasyon mula po sa ating reporter sa Provincial Capital at dumalo sa PBOC o sa Provincial Board of Canvassers dahil kasalukuyan po sila, nag-recess na po at magre-resume bukas alas 8 ng umaga. So kasalukuyan po, ito yung mga election returns na pumasok na po. Ang bayan ng Buwak, napakaliit pa po, kaya hindi pa dapat, ha? Hindi pa po panahon para mag, sabi nga ay mag-viva at i-claim na sila na po ang nanalo. Dahil hindi pa po lahat po ng mga ipinapakita natin dito, lahat po yan ay partial and unofficial. Dahil base po dito sa pinaka-latest update na nakuha po natin sa provincial, ang bayan po ng Buwak ay mayroon pa lamang na 39 election returns na naisosumite mula po sa 80 election returns, total election returns. Tama naman, sir. Yan, tapos ang Buena Vista ay mayroon lamang na, ay mala, ang pinakauna na po ano, ito mukhang potential na ito, tingnan nga natin anong update. Buena Vista, tumututukan nyo po ang Buena Vista dahil out of 27 election returns, ang naipasok na po ay 24
24 election returns. Election returns. So, konti na lamang po yan. At tututukan natin, kung yun na lamang ang datos, gaano na ba ang status nila dito sa ating server? Ano? So, sa bayan ng Buena Vista, mabilis ang pagpasok kasi ilan na lamang ang hinihintay. As sa bagay, konti lang naman ang barangay at mga polling precinct siguro sa bayan po ng Buena Vista. Kaya sila siguro yung unang makakapagpadala unless magkaroon ng problema. So, but pretty sure, hopefully pala, we are praying na wala nang mangyari pang mga problema sapagkat 89% na po ang naitransmit na data sa COMELEC transparency server ng bayan po ng Buena Vista. So, 2014, tatlo na lamang po yung election returns na hinihintay mula sa bayan ng Buena Vista. And sa pagkakataon pong ito, pakita natin, pumapabor ang resulta kay Bong Shena. Ano bilang mayor, yan po, Bong Shena, at yan po ang resulta naman na kuha na boto ni Nancy Madrigal. Samantalang sa pagka-vice mayor, ito po, pakita natin direct, David Vito, yan, 6,403. Samantalang sa pagka-konsehal naman po, ito po yung mga pumasok. Sa Magic 12, Antonio Grate, yan, pakita na lang natin. So yan po ang pasok sa Magic 12 sa bayan ng Buena Vista. Tapos ang base po sa ating reporter na si RJ Montenegro. Sa bayan po ng Gasan, 35 na yung election return na pumasok out of 42. Sa Mugpog, 39 out of 48. Sa Santa Cruz, 55 out of 74. At sa bayan ng Torrijos, napakabagal lamang mag-transmit ng data ng bayan ng Torrijos. 15 lamang out of 39 yung pumapasok sa transparency server ng COMELEC. Kaya po pansamantaliang sinuspend ganap na alas 10:52 ng gabi at magre-resume bukas alas 8 ng umaga. Sa bahagi po ng technical, Mr. Santino Latorena ang ating nakasama. Wala bang picture dyan si Santino Latorena doon sa ating mga reporter? Pakita nga natin para naman mabigyan ng masigla-siglang kulay ang mukha nitong inaantok na. At mula naman sa bahagi po ng production, atin pong director, Direct RJ Montenegro, sa atin pong videographer cameraman at talagang umaasiste dito kahit na may pasok ito bukas at talagang hindi po tayo iniiwanan. Pwede bang sabihin na maraming salamat kaibigan Jayran Largado at sa iyong katipan, special shoutout na rin. Oy, gayon din sa atin pong managing director na nandyan po sa Gasa, nakatunghay pa rin at inaantabayanan ang magiging resulta hanggang sa pinakahuli, hanggang sa maiproklama ang mga nararapat at mga ibinoto ng taong bayan. Of course, yan po ay sa pangunan ng aming, hindi daw din na natulog pa dahil sinasabayan daw tayong magpuyat. Thank you so much and maraming salamat, DJ Araw ng radyo natin, Buwak 105.7 FM. Uy, special shoutout din kay sinito? John Sol Mago na nanonood po ngayon dito sa ating live feed. Magandang gabi po sa inyo. At sino pa ba? Kabayang Eric Arevalo nanonood din. Sino pa ba? Okay, baka may gustong ipa-shoutout si Mr. Santi. Ay, si Abodi! Hi, Abodi! Ay, kay Tita! Nag-message si Tita sa akin kanina. Si Tita,
ng pangalan ng mami ni Abody? Eileen Magdalita. Alam ko naman na very busy ka, sabi niya, pero kung may time ka, pakidaanan mo na lamang yung ibibigay ko sa iyo. Isang piling ng mangipod na saging. Oh, thank you so much po, Tita Eileen Magdalita ng Malibago. Ako naman po'y masaya na kapag may natatanggap tayong ganyang isang piling na mangipod na saging. Nanay ni Abody, mangipod, yun yung inagawang masarap na gawing ano, banana cake. And of course, kay Provincial Director Bernardo Caringal ng DOST and kay Ate Aisel C, magandang gabi sa atin pong lahat, kay Kuya Barok at sa Family C na nagbigay sa atin ng puwang para hindi lamang po sa social media tayo mapanood bagkos ay sa mga telebisyon, sa mga tahanan ng ating mga kababayan, kay Tita Carmelita Reyes, kay DTI, Roniel Makatol, yan kung ano-ano na lang pinagsusulat dyan ni Mr. La Torena. And kay Jericho Soleta Ramento na nakasama natin kanina, of course, kay Mr. Dave. Si Dave na talagang nagpuyat din. Walang update ngayon yung ibang mga ano, no? Nagulat ako. Sino nga ni yung ano? Teka, may papakita kita dito. Aha. Ito, MNN. Go! Ang daming mga kababayan natin ang nanood po dito sa ating live feed. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagsasakripisyo sa excitement. Ayoko nang tingnan yung yung pagsayaw dito ng aming reporter sa katabi ko. Ito na, Santino, pakita mo muna to. Ano, ito po yung mga nakasama natin kanina, though kulang po yan, pero sila po yung mga bumubuo sa ating special coverage ng election 2022. Ay, hindi mo lang ang kinat ni Santino. Eh. Ayan. Uy, wala dyan si ano, si RJ, si J-Ran. Asa si J-Ran? Ito na si J-Ran. Hindi ka ginawan, J-Ran, ni RJ. Siya talaga, kinuha ko lamang talaga yung mga materials na pinost mo. Yan ho yung ating mga nakasamang reporter mula ng opisyal na buksan. Ilagay mo na yan doon sa aking ano. Lagay mo na doon. Sige, ilagay ko mamaya. Alright, mga kababayan, sa oras na 11:26 ng isang magandang gabi, kami po ay pansamantalang magpapaalam sa atin pong Pulso ng Puso Bantay Election 2022. Muli po sa technical side, Mr. Santino La Torena. Sa atin pong director ng Productions, Video Multimedia and Productions, Mr. Director RJ Montenegro. Sa atin pong technical head at cameraman, Mr. J-Ran Largado. And of course, kay Mr. Sa ating finance, admin, palit muna kayo, Mr. Jason Malalad Hermosa. Sa lahat po na ating mga reporter, mula po kay sa ating station manager Adrian Rosales, Chini Go ng Santa Cruz, Crystal Jane Manalo ng Gasan, CJ Mabunga ng Buwak,
Charmaine. Sino-sino pa? Abody. Si Macdo. Makinardo. Si Kierl! Nakalimutan natin si Kierl. Hi, Kierl. Si Hana, of course. Lagot kayo kay Hana. Wala rin si Hana dyan. Kay Bishop, sa lahat po ng ating mga nakasama, maraming maraming salamat po sa inyo. Ang tabihanan pong special coverage ng Pulso ng Puso Banda Election 2022, maya-maya po kapag may pumasok na ulit na bagong update sa atin pong data server, ay sasalang naman ang ating senior correspondent, Mr. Adrian Rosales. Ako naman, Romeo Matak Jr., nagsasabing... Bantayan po natin ang ating sagrado at banal na boto. Sabi nga po, ang iyong pagpulso sa mga kandidato ay mahalaga. Ang iyong boto ay sagrado at nararapat na bantayan. Buong pusong inihahandog ng Marinduque News, Lucky 7 Channel 3 ang Pulso ng Puso Bantay Election 2022. Kaisa niyo po kami, ang himpilang ito sa pagmamatsyag at pag-secure ng inyong banal na boto, ang ating karapatan. Ito ang Puso ng Puso, The Marinduque News Special Coverage. Diyan lamang po kayo. Mabuhay ang Marinduque nyo saan mang panig ng mundo. Ngayong eleksyon, sama-sama nating bantayan ang inyong sagradong boto. Sabay-sabay nating tutukan ang resulta ng halalan sa taong ito. Inihahandog ng aming himpilan, Pulso ng Puso, Bantay Eleksyon, The Marinduque News Special Coverage. Pulso ng Puso, Bantay Eleksyon 2022.